Halftime na sa NCAA at lamang ang Arellano Chiefs contra Lyceum Pirates with a score of 51-35. Gusto mo bang makilala ang Lyceum Pirate na si Greco Louis Magbuhos? Paano? 24 seconds lang yan. Tingnan nyo. Ako si Greco Louis Magbuhos, point guard ng LPU Pirates. Get ready for my 24-second shot clock. Timer starts now. Ang basketball idol ko ay si Kobe. Isa siya ang greatest of all time. Ang showbiz crush ko ay si Ann Curtis. Ganda niya eh. Ang tipo ko ng music ay R&B. Ang favorite dessert ko ay lechon flan. Tinder or not to Tinder? Not to Tinder. Kung hindi ako basketball player, ako ay nag-aaral lang ng mabuti. Ang most embarrassing moment ko ay umiyak ako sa klase. Eh. At yan ang 24-second shot clock. Time's up na. Pinapawisan na ako. Huwag niyong kakalimutan ang ating hashtag for the day. Hashtag NCAA Season 91 at hashtag LPU versus AU. Magbabalik ang NCAA Season 91. Ilapas ang galing! Ayan po ang Lyceum of the Philippines University cheerleading squad. Pinapainit ang hardcore dito sa loob ng arena, sa lungsod ng San Juan. Maraming salamat muli sa inyong pagtutok ngayon, Anton Rojas po. At I'm sure you guys know this guy, a very familiar face, Mikey Reyes. Paalala lang po sa lahat ng mga coaches, sa lahat ng mga basketball fans, hindi po retired, ha? Hindi po retired itong si Mikey. Malayo pa, hopefully. Active player pa to, nagre-recover lang sa injury. Yeah, recovering from an ACL injury nga, and I'm very blessed din na dito ako. So I guess that was the reason for my injury. Buti na lang sinalo ko ng ABS-CBN Sports in Action. Well, we're very glad to have you here, Mikey. Great analysis so far of our game in the first half between Arellano and Lyceum. Arellano had a huge second quarter and also in the first quarter, midway through the first quarter, kaya naman lamang sila 51-35. Tignan natin ang mga numero dito, Mikey. I think dun nga nag-excel itong AU eh, yung fast break points nila eh. So that is the reason why din ang taas ng field goal percentage nila, 51%, because of layups and transition points. While itong LPU nahihirapan sa ilalim, kaya bumaba medyo yung field goals nila. Assists, Giovanni Alalo and Salado teaming up for that. Fast break points, like what I said. And perimeter points, Zach Nichols, again, three pointers yes, in the first quarter. And sabi mo, yung assist ni Salado at Halalon, Halalon with 8 assists, Salado with 3. So yung duo na yun talagang ang bumubuhay dito sa koponan ng Arellano. And by the way, sa lahat ng mga PLDT Home and Smart subscribers, enjoy entertainment everywhere with the country's biggest selection of videos on demand from iFlix. Go to iFlix.com and start your complimentary 14-day trial
today. So ayan ha, sa lahat ng mga PLDT Home and Smart subscribers, just go to iflix.com. Gusto mo subukan, Mikey? Oo nga, gumagana na ba to? Okay, check natin. Oo nga, galing, galing, galing. Okay, ha? Okay, ha? Bago to ha. Ayan, para sa ating mga PLDT Home and Smart subscribers. Ito naman ang ating shot chart, Mikey. As you can see, Arellano nga. Arellano, puro blue. Well, sa LPU, puro red. Pero kita mo naman, the shots that Arellano took, mas marami sila sa labas compared to LPU. Yung LPU, halos burado na yung paint nila eh, kasi nga, binabagsak nila sa loob for gabay ni Embida. For Arellano, takbuhan naman to, and three-point shooting in transition. Of course, three of those three-pointers nang galing kay Zach Nichols, yung mga blue na nakikita niyo dyan beyond the arc. Kaya naman, lamang ang Arellano, 51-35. Nice nila makabawi matapos matalo kontra sa JRU sa kanilang unang laban ngayong NCAA Season 91. At sa aming pagbabalik, second half na sa laban ng Chiefs at Pirates. Huwag po kayong alis. Manatili po kayong nakatutok dito lang sa ABS-CBN Sports and Action. Ayan, may mga naka-maroon, mga perpetual fans. Dahil mamaya, susubukan makabit ng Altas ang kanilang pangalawang panalo as they take on College of St. Benil Blazers. Abangan po ninyo ang laban na yan. Andre Felix will be on the call kasama ang isa pang bagong analyst. Kung sino yon, abangan. Kanina nga, dumaan na dito, kinakabahan na daw siya. Sabi ko, ako, lumipas na yung kaba ko. Dating coach at player ang inyo pong magiging analyst sa ating pangalawang laban ngayong araw. Triple header po tayo. Right now, inyo pong napapanood, Lyceum contra Arellano. Like I said, after this game, Benil contra Perpetual. At sa 4 p.m., Letran contra JRU. Dalawang koponan na nanalo sa kanilang unang assignment. So, someone's O will go in the third and final game. Ayan po ang kampo ng Arellano University. Coach Jericho Daniera making the adjustments, Mikey. Hindi muna nag-start si Deon C. Holtz. Ang nag-start si Randy Martano. At ang isa pa nag-start, si Salado. I think ang ginawa ni Coach Jericho eh, para makatakbo ng makatakbo to. Kasi si Tano, he really rim runs eh. So I think ang ginawa niya is Salado and Halalon at the fourth. So sila yung magkocontrol ng tempo, sila yung tatakbo lahat. Taga-ano lang, taga-finish na lahat. Itong dalawa talagang kakamada para sa kanila. Jericho Diniera, second season bilang head coach ng Arellano University, a 17-year professional in the pro ranks. The defense minister, now leading the way from the sidelines para sa Chiefs. Naging coach kong Arellano dati si Coach Jerry, eh, alam mo namang, alam ko namang napakasipag niya. Talagang nag-adjust yan from their game against JRU. Halalon, unang tira dito sa simula ng ating second half. Bitin, mananatili ang bola dito sa panic ng Chiefs.
I think it's important for Arellano to keep running down the floor. Eh, ito namang LPU. Importante na bumaba din sila para dumepensa sa mga transition points ng Arellano. Mecca, tumira, sumabit si Gabaini. Yun ang mga foul na ayaw ng coaches. Kasi nga, unang-unang layo niya. Pangalawa, pa-fadeaway na siya. Pangatlo, si Gabaini pa. Which is very important. Who already has a double-double. And we just started the third quarter. Tsaka nakagulat na si Gabaini pa nag-challenge dun sa tirang yon ni Mecca. I think it's important din naman na challenge niya ton. Pero sana hindi na niya final. Okay na yung ano, guluhin mo lang yung tira nitong si Mecca. Mintes ang unang free throw ni Mecca. Gaya ng sinabi mo, Mikey, kailangan talaga yung transition ng Lyceum mas gumanda sapagkat naka 14 fast break points ang Chiefs nung first half. Importante na kahit kina-crash nila yung boards, meron at least isa o dalawa na tatakbo pababa for safety. Shaq Alanes. Dinedepensa ni Halalon. Alam mo, maski lamang na malaki ang Arellano, nakikita natin, Mikey, yung defensive intensity nila. Alam mo, itong si Giovanni Halalon at saka itong si Salado. Just a few months ago, nakalabang ko itong dalawang ito. Iba ano? Pong pressure itong dalawang ito. Akala nyo lang, parelax-relax yan. Pero susundot at susundot, hahanap ng skills yan. Kailangan, nakafocus ka, kundi mananakawan ka. At Joseph Gabaini, umikot, nakapuntos na naman. Ganda ng galaw doon ni Gabaini. Gabaini showing us that he is not only, he is the reigning defensive player of the year, but he is not only a defensive player. Eh, meron din siyang ganung galawan. Parang Romel Adukol, oh. Parang the general nga yung galaw na yon. May kasama pang konting siko. Yun ang mga tinuturo ng PBA players. Ang mga gulang sa laro ng basketball. 14 ang kalamangan ng Arellano. Nano, handoff kay Halalon. Halalon, bounce pass, Mecca, supalpal. Gabaini with the block. Alanes, scoop shot, pasok! At nabuhay ang Lyceum fans, Mikey. Ito na, Lyceum trying to run as well. Gabaini with a great block down and then outlet pass kagad kay Alanes for the dipsy do layup. 5-1. Ang scoring. Pabor sa Lyceum dito sa ating third quarter. Wala pang field goal ang Arellano University. I think the big difference dito sa pagdepensa kay Giovanni Halalong. Yung GRU medyo nilayuan siya. Binigyan ng space tumira sa labas. Inaabangan lang yung drive. Ito, pinipressure talaga nila si Giovanni Halalong from court to court. Tignan natin itong magandang layup ni Shaq Alanes. Kadavis. Nakuha ang kanyang unang field goal dito sa laban na to. I think the three other players, umaabang lang talaga yan para sa mga drop passes ni Halalon and Salado. Talagang nag-iintay lang yan, ready to finish the fast break. What a fake inside! Lakas de Santos! Unang puntos ngayong araw. Yung energy at intensity level ng Lyceum umangat na, Mikey. Ito nga, nagpe-pressure nga sila. They may not be able to create turnovers right now kasi Giovanni Halalon to tsaka Salado nga. Pero in the long run, baka mapagod tong dalawang to. Halalon, tumira sa labas! Swak na swak! Ayun na, Giovanni Halalon showing the range. At nagmamadali na naman ang Lyceum, another turnover. Yan exactly yung sinasabi ko kay Giovanni actually kanina. Nag-shooting daw yan buong linggo kasi nga, ang sama ng pinakita niyang shooting clip nung last game nila. And ngayon, gusto niyang patunayan na meron din siyang outside game. Tsaka yung observation mo, Mikey, na inaatrasan siya. Binibigyan siya ng space ng JRU. Siguro nag-practice rin siya para at least kung mangyari ulit yung ganong klaseng depensa, titirahan niya. Oo, yun na nga. Kaya nga, nag-shooting nga daw siya buong linggo. Pero for me, I think, bibigay ko na sa kanya yon. I'll let him beat me by the three kasi yung dumadrive siya. Ayan, nag-create siya talaga for his teammates and for himself. Pitin ang kanyang floater, pero nandun si Kadavis para sa putback. Apat na puntos ni Kadavis dito nang galing sa third quarter. Holtz, nakadepensa. Hirap tumira si Soliman, pero naitapos niya ang play na yon.
si Ayaay. Tinapos para kay Soliman. Ang ganda ng drive na to. Ang hindi napapansin ng viewers o ng mga hindi masyado sanay sa basketball, yung drive importante kasi you create shots for your teammates din. Kung di mo man ipasa, tinira mo, challenge ka eh. So open ngayon yung offensive rebound for your teammates. Kaya naman, nakascore doon si Jesper Ayaay. At ito ang pag-setup. Kadabis na naman. Alalon with assist, if not assist, Iverson assist. Titira niya yung lahat ng depensa nasa kanya. Nandito si Kadabis at Holtz for offensive rebound. Alalon really controlling the tempo of this game from start. From start pa lang, ganyan na siya. Atake, pasa, layup. Kahit magmintis yan, offensive rebounds nina Tano, Kadabis. Big part talaga itong si Alalon, itong Arellano. Mikey, double-double na itong si Giovanni Alalon. 15 points, 10 assists. Wow, we're only halfway through the third quarter. Grabe ang impact itong si Giovanni Alalon. Humihingi ng pick kay Deonce Holtz. Alalon. Yun din ang difference ng depensa ng JRU sa depensa ng Lyceum. Ang Lyceum, pag ang JRU, pag nag-ball screen itong si Alalon, uma-under the ball screen sila, pinapatira nila. Itong Lyceum, over ng over, laban ng laban, eh, doon nakakalusot itong si Alalon. Sinisigurado nila na hindi ditira sa labas si Alalon. Inside pass, Embida. Hindi masyado nakakaporma si Embida dito sa laban na to. Alalon, pinasa kay Holtz. Holtz for three. In and out. Pero gusto ko sana malaman kung anong sinabi ni Coach Topex sa dugout at ganito ka-aggressive itong Lyceum paglabas ng third quarter. Sino kaya sa kanilang coaches na medyo nagalit? Coach Topex Robinson, gaya ng sinabi ko kanina, tatlong season yan, nag-head coach sa San Sebastian, umabot pa yan sa finals sa kanyang rookie year 2011. Pero syempre, mabigat yung mga players niya. Pinatubo trio, Abueva, Sanggalang at Pascual. I was actually talking to him before this game. Tinatanong ko kung ano yung difference sa team na puno ng superstar. Kasi nga tatlong nasa pros na ngayon yun eh. Sa, compared dito sa Lyceum na wala masyadong household name. Sabi niya, ganun din eh. You have to sell your product. You have to sell your system. And once they all buy in, dun lang talaga magiging successful ang isang team. Coach Topex Robinson, of course, San Sebastian alumnus. Sinimula ng kanyang coaching career noong 2011. And here he is, panibagong kabanata sa kanyang coaching career. At ito na naman ang tandem ni Alalon at Salado. Mikey, I wanna ask you, could this backcourt duo of Salado and Alalon be the fastest in the NCAA? For sure it is. No one can compete with these guys, especially in the open court. Kasi nagpapasahan pa sila. Pero ito, rest back ng Lyceum. We've seen duos before na medyo nagkakagirihan. Kasi nga, siyempre, di ba, ego. Pero itong dalawang to talagang bumigay sa isa't isa. 15-point lead para sa Arellano dito sa ating third quarter. Ayan po ang nag-iisang defense minister ng Philippine Basketball, Jerry Codinera. At ayan naman ang mga fans ng Lyceum. Still cheering their team on, maski lamang ang kanilang kalaban, Arellano University, sa puntong ito, 63-48. College pa lang ako, I've really admired how Coach Topex coaches his teams. Kasi nga, talagang ano to eh, experienced eh. So eto, kung meron tayong Cagayan de Oro connection, merong Cebuano connection. Ayan, si Kadavis, tsaka si Mecca.
So, talagang nakikita natin yung mga recruits, Mikey, hindi lang nanggagaling sa Manila, pati sa mga southern islands din. I think that's very important kasi you cannot rely on high school graduate. Kailangan medyo pag nakuha mo sila, nilagay mo sila sa Team A, may experience sa itong mga to. Ready na sila sumabak sa pisikalan ng NCAA. Puntahan natin si Boom Labrusca. Boom! Anton, Mikey, tamang-tama yung sinabi mo, no? Buhay na buhay ang mga fans ng Lyceum Pirates. Eto, kasama ko sila ngayon, si Tin at kanyang mga kaklase. At first time daw niyang manood dito sa NCAA. Hi, Tin! Hello po! Sabi mo sa akin kanina, first time mo manood ng NCAA. Opo! O, anong pakiramdam? Masaya ba? Masaya kasi ang pupugin ng players namin na sang gagaling. Kahit na medyo tambang okay lang, kaya umabon ang LPU Pirates! Wow! Sabi mo, ang pogi ng mga players mo, tsaka ang gagaling. Sino ba ang favorite player mo? Number 13! Number 13 na natin! Alright, bigyan natin ng sunchi ang ating Lyceum Pirate! 1, 2, 3! Viva! Viva Pirata! Lyceum! Back to you, Anton and Mikey! Maraming salamat, Boom! Kita mo, Mikey, parang wala nang bukas yung kanilang energy, yung kanilang pag-cheer sa Lyceum. I think that's one of the biggest things na miss ko sa college ball. Iba yung school spirit ng mga teams eh. Iba yung support na binibigay ng mga students and teachers. And you get to somewhat relive that as a member of the ABS-CBN Sports Broadcast Team here today. Bangga, nakakuha ng rejection. Pero sumabit. Sumabit itong si Ortega at babalik sa free throw line si Jesper Ayaay. You know what? I will not count Lyceum out yet in this game kasi nga, having a coaching staff like that, they're used to this eh. They're very composed. They're confident na they will still make a run and give a go at this win. And if you have fans like that cheering you on, syempre, you wanna reward them for their effort. It's a sea of red, eh? A sea of red and a sea of blue. It's crazy. At tandaan natin, 12 ng tanghali nagsimula ang game na to, Mikey. On a Friday. On a Friday. Baka nag-ano, baka either no classes o cutting classes tong mga to. Si Diane, ayan, walang susuko. Laban LPU Pirates, thank you so much for tweeting. Keep sending in those tweets, guys. Hashtag NCAA Season 91 and hashtag LPU VSAU. Lyceum back on that zone defense. Nag-try na naman si Halalon doon sa pasang yon sa ilalim. Embida. Reverse layup. Wala. At Giovanni Halalon. Grabe, this early, nag-cramp si Giovanni Halalon. Now you know kung gaano siya ka katulin at kasipag kanina pa since first quarter. Pinapatulak ni Giovanni, hindi tinutulak. 4 minutes and 26 seconds ang nalalabi dito sa third quarter. Hindi magandang senaryo ito para sa Arellano. Mahaba pa ang ating laro, Mikey. And I believe Coach Topex will take advantage of this. Wala, bumagsak lang talaga siya. This early, seldom do you see a player suffer from cramps this early. Ganun ka-go hard itong si Giovanni Halalon. Itong si Gao. Double-double na nga itong si Giovanni Halalon. Pero hindi ako magugulat, Mikey, kung babalik yan sa laro mamaya. Babalik yan. Babalik yan. Kung di bumalik yan, patay sa akin mamaya yan. Babalik at babalik. But I know deep inside Coach, ayaw ni Coach Topics na nakakita ng mga ganong scenario. Pero I think he knows this is his chance na makahabol. Arellano, tignan natin kung ano ang adjustment na gagawin nila. Inside pass, Enriquez! Okay, na-cramp si Giovanni Halalon. Nandito naman si Salado. Ganun na ganun din ang binibigay ni Salado. Inside pass. Grabe itong bagong recruit ng Arellano from STI Cagayan de Oro, Ken Salado. Pero you can also see yung rebound din itong Lyceum. Sila-sila din ang aagawan. In that play, dalawa silang nag-agawan. Kita mo yung ano nila, yung sipag nila kumuha ng bola. Ayan o, dalawa silang nag-agawan. Alam mo, nakakagulat din itong opensa ng Arellano sapagkat nung kalaban nila ang Altas,
they took a lot of outside shots. 9 out of 23 from the three-point line. Pero dito sa larong ito, parang panay inside points ang sinusubukan makuha ng Pirates. I think it's because they pushed the pace in this game compared to the one against Jerry. Dito talagang pinupush nila yung balo. Mahanap sila ng easy layup, easy transition points. Compared to nung Jerry, yung medyo nilalakad nila yung bola. So, mas maraming tira sa labas. Eh, yun na nga. Ang strength nga naman itong Arellano talaga is their fast-paced game. Ang kapitan ng Lyceum meron ng 3 puntos pero wala pa siyang field goal, Mikey. Si GMB daw, wala pang field goal. All his 3 points coming from the free throw line. Ortega. Pinasa sa loob, naagaw ni Embida. Adam Levine with a bad pass, pero hindi. Bumaba naman siya agad. Nag-sorry na kagad kay Coach Jerry. Lakas de Santos, nawala ang bola. Baltazar, pinasa sa labas. 3-point shot, wala para kay Lugo. Ito na naman tong rebounding nitong naagaw ni Salado. Salado, napakatulin. Pero masyado malakas ang kanyang layup. Sumobra sa tulin si Salado. I'm sure he wants that back. Tumingin pa kasi sa likod eh. Eh, ang laki ng humahabol, ang haba. Sorry miss there para kay Michael Kent Salado. Panoorin natin muli. Tumingin nga. Ito. Ayan, tumingin pa eh. Nagpakita pa ng ano, mukha eh. Baka hindi mo na ako mahabol. Baltazar with a drive. Wala. Nichols. Pinasa kay Salado. Tumingin na naman! Tumingin na naman! At Enriquez, hinarangan si Bulawan. Yun ang mga screen na bawal dito nga sa NCAA. Hinarangan si Bulawan. Bulawan trying to challenge the shot of Salado. Eh, hindi nga siya umabot doon dahil hinarangan niya siya. Balikan muna natin. Oh, mamaya si Boom, ah, steady ka lang dyan, Boom. Panoorin muna natin ang ayun nangyari dito. Hinarangan kasi ni Enrique si Bulawan. Kung kailan na-shoot ni Salado, di pa nanalipay. Okay, Boom! Yes, Antonio, nandito ako ngayon katabi si Halalon tsaka yung PT. Nothing to worry naman daw. Konting ice lang and after 5 minutes, papagpag lang daw niya na to and he's back in the ball game. Kayang-kaya daw. Konting Gatorade lang. Ito, nagtutubig siya ngayon. Sumenyas pa sa akin. Approve. Boss Boom. Back to you, Anton and Mikey. Boss Boom talaga, ha? Boom. Sinabi ba talaga niyang Boss Boom? Pero maraming salamat, Boom, sa injury update na yan. So after 5 minutes daw, yun ang estimate. Babalik si Giovanni Halalon. Thank you very much, Boom. Labrusca. Ang bilis ni Boom sa mga updates. Yun na nga, eh. Pero ang sinabi nga natin kanina, itong sigaw, hindi bibigay ito. Naglalaro nga ng may shoulder injury, yung cramps pa kaya. Walang-wala yan kay Juan. Embida, meron ng 5 puntos. Doing the damage from the free throw line. Gets a hand from the entire coaching staff ng LPU. I think this is the chance of LPU to pressure Arellano. Eh. Nakaupo ngayon si Salado and Halalon nga. So ito, agresibo ang depensa ng Lyceum. At alam natin, Mikey, dito sa NCAA, may mga comeback teams. May mga comebacks na nangyayari. Nakita nga natin ang Mapua kontra San Sebastian. Nakahabol at nanalo pa ang kupuna ni Coach Atoy ko kahapon. No lead is safe dito nga. Ayun, sinasabi na nga natin. Less than 10 na ang kalamangan ng Arellano. How long will Coach Jerry leave Halalon and Salado? Ayan na nga si Salado. Pinasok na ni Coach Jerry. Davis fade away. Masyado malakas. Ito na ang Pirates. Lugo. What a spin! Supalpal ni Davis. Tama nga si Coach Topex. Ang ganda ng IQ nitong si Lugo. Ang ganda ng spin. Everything but the shot nga lang. Nichols, napakalayo! Walang problema! Nichols, the Clay Thompson of the NCAA, delivering with another 3-point shot. Ang layo nun. Ang ika-apat na tres ni Zachary Nichols dito sa laban na to. At si Shaq Alanes
Binilik sa 10 ang kalamangan ng Arellano. 1 minute and 27 seconds remaining in the third. Ito po ang NCAA Season 91. Inyo pong natutunghayan ang arena sa lungsod ng San Juan, the place to be. Ngayong Friday, ang Conros po, kasama si Mikey Reyes, unang pagkakataon dito sa ABS-CBN broadcast team. At ito ang mga fans ng bawat school. Ayan, Perps. Handa na sila para sa bakbakan ng kanilang Alta squad against CSB right after this intense match between Arellano and Lyceum. Ano yung sinabi mo, Mikey, kanina? Tatlo lang ang pwede mong gawin. Mahiya, mawala ng hiya, o kunyari na lang. Wala ka sa camera right now. Ang lalaki pa naman ng screen natin dito sa arena. And we'd like to invite everybody, all the students of the NCAA schools, to check out the games every Tuesday, Thursday, and Friday. Siyempre, mas masarap manood when you're in the venue cheering on your schoolmates. Iba nga yung energy dito sa venue, no? Lalo na pag ganitong digdikan ng laban. And again, unang laban pa lang ito. Meron pa tayong dalawang laro pagkatapos nitong napakainit na bakbakan sa pagitan ng Chiefs at Pirates. Take note lang, Anton, pinapunta kanina si Salado sa committee. Nung nag-timeout, hindi pala pinasok itong si Salado. Bakit kaya? Malalaman natin anong adjustment dito ni Coach Jerry. Alanes, umatras. Sabi niya, settle down muna tayo. Victor, binalik na naman. Ni Coach Topex Robinson. Pass intended for Victor na intercept ni Nichols. Sayang ang pagkakataon. Ang ganda sana nung pass doon. Ni Bulawan, natapik lang pero ang ganda nung intention niya doon. Ayan na, Mikey, binalik na si Salado. At kasama rin niya si Dion C. Holtz. Hindi pa umiinit dito sa ating laro. Wala pang puto si Dion C. Holtz. Again, he was the leading scorer of Arellano last season, averaging 13.4 points per game. I think Arellano is really focusing on running the ball up and down the floor, kaya medyo nagsasuffer itong production ni Holtz. Nagtindi ng banggaan sa ilalim. At when you have... Oh! Mukhang kinakramps na rin itong si Joseph Gabayne. Grabing laruan dito sa NCAA. Third quarter pa lang nagka-cramps ng mga players. Nakikita natin yung energy tsaka yung intensity ng mga laro dito. Panoorin natin, Mikey, kung ano nangyari. Cramps ba talaga ito? Cramps. Natapilok. Natapilok. Umikot. Umikot yung kanyang paa. Natapilok si Joseph Gabayne at nakatayo agad. Tumayo na po Joseph Gabayne. Parang walang nangyari. Binulungan ni Coach Topex. Uy, tumayo ka na. Kailangan ka namin. Sinikipan lang niya yung sapatos niya. Ito na. Sa free throw line na si Joseph Gabayne. Masyado malakas ang kanyang unang free throw. Joseph Gabayne last season was a 63% free throw shooter. Ang ganda ng agility nitong si Joseph Gabayne. For a big guy, you can run up and down the floor like he does. That's a big advantage for you. 15 points na para kay Joseph Gabayne. Full court pressure, pinapakita ng Pirates. Gustong i-hijack ang mga Chiefs. Nichols, tumembak, tumira sa labas. Wala, offline. 20 segundo na lang ang nalalabi dito sa ating third quarter. Drive. By Ayaay, wala. But those are the possessions that Coach Topex wants. Yung mga dumadrive sila sa loob ng paint. Hindi pwedeng nagsasettle sila sa labas. Because driving the basketball can create a lot of opportunities for your team. This is the third straight time that Arellano will get a chance for the last shot. Pero sa pagkakataong ito, wala na si Giovanni Halalon, who is suffering from cramps.
Holtz, pagkakataon para sa last shot. Binalik kay Salado. Salado umikot. Pinasa sa baseline. Wala at tira ni Mecca. What a wild sequence right there. And it ends with Arellano still on top. 68-59. Pero Mikey, 24 points ang naipasok ng Pirates sa third quarter. Outscoring Arellano 24-17. I think ang kapansin-pansin dito ay si Shaq Alanes nagising ng third quarter. Magbabalik po ang Arellano kontra Lyceum para sa fourth quarter.